what they saw. Ah, Pedro. Oh, utang guapo talaga niya. Hoy, Ilocano yan, ha? Ilocano na 'di. Absent Ilocano na 'di matlang. Gusto mo? Pati mo tayo sunod Ilocano, Ilocano ka muna. Oh, member Karabiyo, kakabsat. Ay, si kaibigan nga, eh, mga pormahan pa. Pormahan pa lang talaga, oh. Saan dahil natin kaibigan? Sa Quebec, sir? Quebec. Quebec. Walang sir-sir dito eh, nang ayaw na ayaw ko, sinasara ko mga kayo. Bayo yung talakay na lang. Respeto eh, ikaw yung idolo namin, kaya kami nag-tracking eh. Grabe naman. Kaya huwag kayo maniniwala dyan, kasi kung sa experience lamang. For that, nag-tanker rin ako. Oo, oh, marami siyang experience. So, ibig sabihin, ito na yung mga kubagasan na inuubon na sa pagiging tracking, inuubon na sila sa pagiging maagang nag-drive to eh, maagang dumating sa atin sa Canada, si Richard. So, galing ako ng Saudi Arabia, sika ng karga ko, para katulad lang din sa'yo eh. Two years. Guys, shout out ang mga tao taga Saudi Arabia. Kasi marami tayong manunood na totoo lang guys, gusto ko rin talagang magkaroon ng experience sa step dig at saka plant dig. Honestly speaking, dito ko sasabihin, nag-try akong mag-apply sa... Shout out na rin nga pala ano, kay Kila Pinoy Maneho at saka Pinoy Tracker kasi... Sir, Idol! Oh, si... Ayan, si... Shout out mo si Idol, ano? Idol Marco! Oo! Minessage kita minsan nung na-support lang natin. Ayan mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli si Lakay Buito. Ang current location po natin is... Nandito po tayo ngayon sa ano, border ng Saskatchewan at Alberta, which is kung nakikita nyo yung sign na yan, ayan, welcome to Alberta Wild Rose Country. Ayan. Huminto lang ako dito upang sa ganon is magkanta ako ng at least 5 minutes brief check. At tuloy PPP na rin. At gusto kong i-share sa inyo ang panahon ngayon, guys. Alam niyo bang ang dami kong nadaan ng nagpro-protesta tungkol po dito sa injection, yung booster sa tracking ngayon. Kasi yung mga iba ayaw nilang magpa-injection, yung magpa-booster. Kaso nga lang ang government is nire-recommenda yon sa mga truck driver upang siguro makakross ng border, although nung nakarang araw is nakapagpa-injection na rin ako. Ang dami kong nadaanan kaganina, hindi ko lang na-capture yung mga video kasi nandito ako sa way na to, westbound, yung mga kasama nating mga nagpo-protest doon sila sa kabilang linya, which is papunta yun sa ano, east. Ako naman ay papuntang west. Sorry, nagkamali ako kanina. Yeah. Well, ayun guys, yung nakikita natin si Cordapia. Check muna natin ang kung anong dapat i-check kay Cordapia. Check ko muna yung tire natin. Ayun, adumos ni Cordapia guys, no? Woo! Malamig-lamig. Linulumot na si Cordapia, oh. Ito. Lumot to ah. I-check po yung temperature ng aking ano mamaya. I mean yung gulong ko mamaya. Baka mamaya hindi maayos yung gulong ko. Yung kanyang malapot yun. Yung kanyang ba yung tunog ng gulong na to? O, para malapot. Hindi naman syoklat, malambot na halata. Yung dalawa, medyo malambot. Ito yung para pressure ko mamaya.
refrigerator. I mean, refrigerator ko naman. Yung tire pressure ng ating equipment. Para may save natin yung fuel consumption. Yan. Ramdam ko yung gulong natin. Ano yun? Malambot dun sa kabila eh. Yung gulong. Papacheck ko yun. Ayan guys. Ay, mga kaibigan, tatawag ako sa kanila at ipacheck ko yung gulong natin yan doon sa Calgary mamaya. At katapos nun, dire-diretso na tayo. Pero first of all, ayoy magbabawas muna ng ano, paano bigat. Yan, tayo sa Alberta Walls Restroom. Alright, mga kaibigan, dito na tayo ngayon sa Flying J Calgary. Ayan, mag re-refuel lang tayo ng gasoline. As you can see, in 200 meters, turn right on 40th Street and then approaching destination on the right side in 180 meters. Okay, Flying J, refuel lang tayo. Tapos dire-diretso na ulit tayo. Dito natin din imi-meet up yung dalawang kaibigan nating taga Edmonton na kasalukuyang nagda-drive ng flat deck, flat bed. First time. First time ko mga kaibigan ma-meet yung isa, si Richard, Ilocano rin din yun. Pero si Al, nag-meet up na rin kami ng isang beses. Okay. Mukhang yan yata sila, oh. Flat deck kasi yung dala-dala nila eh. Kung sila ito, tamang-tama. Bigat niya na. Baka sila nga yun. Alright, chains off duty pa. Gas muna tayo. Search natin yung ating fuel card. Remove. Yung ating reward card, pang kape. Tractor. Skip, punong-puno pa yung aking DF. Hit 07. Sir. C 4380. Oh, medyo malamig. DAF out of service. DAF jugs are available for sale inside the store. Sorry for inconvenience. Ibig sabihin guys, na-frozen na naman yung kanilang DAF dito sa ano, sa pump. Oh, buti na lang dun sa pinagpagasan natin dun kaganina sa may ano, is meron sa pump kaya nakapagpuno ako. Dito! Ayan na yata sila mga kaibigan. Ang dalawa nating kabayan. Boom, click pa hindi umabot. Linis-linis. Hmm.
kaibigan, nandito tayo ngayon sa Calgary, Alberta. O flying gel, gusto nagpagas ako at nakamit ako dito sa mga upagasano, veterano na sa pagpa-flat deck. Si kaibigan Richard, nagtagay di Ponton. Kasama mo si Mari Alpe. Patay mo muna yung truck mo. Ano ba? Lalabas ba? Diyan mo tayo? Ano ba? Ano? May daddy sana dyan. Pwede na rin tayo mag-dinner dyan. Ha? Pwede rin? Oo. Utang gwapo talaga. Ina mo eh. Ilocano yan. Ilocano na rin. Absat, Ilocano na rin yung matlang. Gusto mo? Ba't di mo tayo sunod Ilocano? Ilocano ka muna. Oo, membang karami yung kakamsahan. Ay, si kaibigan Alpe, guys, o siguro napanood yung mga video na, ay yung mga post ko Facebook sa Facebook, oo. Oh. na nag-meet kami sa Kootenay dati, sa break check. Oo. Ngayon 95-93. Oo. At yung mga pormahan pa. Pormahan pa lang talaga, oo. Ito yun, talagang yung gopings. Saan biyahin natin kaibigan? Sa Quebec, sir. Quebec. Walang sir-sir dito eh, nang ayaw-ayaw ko, sinasira ko kayo yun. Bayo yung kayo na lang. Respeto eh, ikaw yung idolo namin, kaya kami nag-tracking eh. Grabe naman. Kaya huwag kayo maniniwala dyan, kasi kung sa experience lamang, itong mga ito, punta. I-correct ko lang yung aming trainer. Punta. I-correct ko lang yung aming trainer, nakalabas yung kwet. Bibidyohan kita. Wow. Siyempre, hindi pwedeng walang video yung mga veterano. Inward guys, oh. Ano na, alo. Musbang pa lang, panalo na. Ha? Talagang kumikitab-kitab pa. Talaga, napasabak na si Cordapia. Kulang sa ano yan, kaibigan? Kulang na sa hugas-hugas muna, wala eh. Sa bundok tayo, tsaka na muna natin hugasan. Oo, kailangan. Wapo, sir, ah. Tsamba lang, mat. Tsamba. Kailan kaya kami makakamaneho ng ganito? Mas gusto ko nga magmaneho ng ganyan, ano ba yan? Heavy structure, 565. Tawag dito, yung manual yan, no? Oo, oh, 80 feet. Bakit matutulog kayo? Hindi, itong may Dennis sata dyan eh. Simulan lang kitang interviewin kasi ba't ako? Ba't hindi si Alan? Ay parehas na kayo rito mama, bababa rin yan pag namatay na yung makina kasi yung makina hindi may ngay eh. Okay. Guys, tignan naman natin itong kinwat nila na ano, pasensya na kayo kasi gabi kami nakapagpang-abot dito sa Flying J. Kanina pa kami nag-uusap ng mga kaibigan natin. Ikutan lang natin itong dala-dala nilang ano. Ito yung mga tao mga kaibigan na ano eh. Kumbaga sa ano eh, experience na rin sila sa pagiging flat deck. Yan, matagal na sila sa pagpa-flat deck. Ikutan lang natin, tapos balikan natin sila doon. Hindi natin masyadong makita pero masasabi ko is ito yung mga idol kumbaga ng tracking sa pagiging flat deck. Ay, gusto kong magtanong sa inyo regarding sa mga experience. Dito mo sir yung chassis mo. At saan yung chassis mo? Mas makaas. Ay, oo nga no. Oo. Ano to? Heavy spec to eh. Oh guys, tignan mo yung... Guys, hindi natin masyado makita pero kung pag susumato tayo, mas malaki pa yata gulong nyo ah. Hindi, pareho lang yan sir. Yung chassis lang yan. Pareho lang ba yan? Oo. Ay, oo nga, yung chassis, no? Pinagkaiba ng chassis talaga. So, usually, pag step deck kasi hanggang dib-dib lang yung ano, upper deck eh. Oo. Pero dahil mataas yung chassis niya, hanggang leg. So, ibig mo sabihin, ito, step deck ba ito o ano? Step deck. Ah, ganito ang ibig sabihin ng step deck. Oo. Oo. 63,000 pounds. Guys, sa totoo lang, ako,
Kung i-compare natin doon sa dalawang kaibigan natin ito dito, siguro sa... Kasama naman tayo sa... Nauna ka lang sa akin sa Turk, ha? Oo, pero yung... Pero ko yung pundasyon ba ng ano? Pundasyon ba ng kanilang experience sa pagiging... Flat deck, siguro talagang matagal na sila. Ito si kaibigang nila kay Richard, Ilocano lang dato. Damadumang kanyang, Ilocano lang, no? Manungat taon ng drive flat deck. Ah, medyo nabayagot na sir. Manon na, palipat-lipat. Sir, mga sir namin. Walang siron dito. Manong atawan. Atawan, siguro lima sir, sakbay lang nga pa. Limang atawan na, sakbay ko nga nag... Before that, nag-tanker rin ako. Oh, marami siyang experience. So, ibig sabihin, ito na yung mga kubagasan na inuubon na sa pagiging trucking. Inuubon na sila sa pagiging trucking. Maagang nag-drive to eh. Maagang dumating sa atin sa Canada, si Richard. Kasi si Barry, Richard, nakakausap ko na sa telepono to noon pa. Di pa kami nag-meet talaga. Pero kung sa pundasyon ng pagiging flat deck, step deck, sa experience nila, talagang marami na silang experience. Yun naman, sir. Pare-pare. Ayun, gusto kong matanong, ikaw muna interview ko yung sir. Tanayin muna kita. Tanayin kita. So, sa base sa yung pagiging flat deck, na experience mo sa pagiging flat deck, anong mga lugar pa ba ang napuntahan mo na? Nakarating ka na lang? Wala pa sir, bago pa lang ako. Kasi yung nung dating nag-platnik ka, saan lugar? Oo, local lang ako sa Alberta. Ay, hindi ka pa nakarating? First time ko maglungkod. Ito. Okay. So, kaya ka na-inganyo na ako. Ay, lungkod ba? Kala ko ba lumalarga kayo ng mga North Territories? Oh, lumalarga na nga, Prince George, mga ganun lang, pero around that area, mga mountains lang na driving na. Ayaw mo lang sabihin yung experience, sabihin mo na rin ito. Wala namang masama yun eh. Alam mo yung mga kumbaga sa ano, iriran na gituin ko eh. Ngayon, driver lungor eh. Hindi sir, bago lang. Okay, si pare, alam ko naman. Pare. Isan, dito na rin lang naman tayo tungkol sa experience na. Kasi ito, sa kabilang kumpanya kung saan nanggaling din ako, dati na rin talaga. Ha? Flat deck sa bar still to eh. Bar still, experience mo sa pagiging flat deck, kaibigan? Gusto ko lang malaman. Experience sa flat deck, mostly kasi almost 7 years sa steel company. Kaso, hindi lang focus sa class 1 driver, heavy equipment operator, at saka ako yung in charge sa warehousing. Kaya all around tayo before ako napunta ng Turk. Turk, nung napunta ng Turk. Kagagaling ko lang doon bago nung nakita tayo. Company. Kaya nga doon na mga kaibigan. So, ibig mo sabihin, talagang talaga nag-drive ka na rin talaga ng ano. Mga ilang taong ka na nang nag-drive? Galing ako ng Saudi Arabia. Sika ng karga ko. Para katulad lang din sa'yo eh. Two years. Guys, shout out ang mga taga Saudi Arabia. Kasi marami tayong manunood eh. Itong mga to si Paring Allen. Hindi ko napapagin ang apelyido for ano na lang din. Talagang Saudi boy ito. Driver siya sa Saudi boy. So, ibig sabihin, talagang yung mga experience nila, ayaw lang din nila magsalita, naiiya lang. Pero itong mga to, alam ko, veterano na itong mga to eh. Lalo na to si Lakay Richard sa tracking eh. Veterano na. Mas marami experience yan. Pero sa totoo lang guys, gusto ko rin talagang magkaroon ng experience sa step deck at saka flat deck. Honestly speaking, dito ko sasabihin, nag-try akong mag-apply sa... Anyway, so hindi nila ako tanggapin kasi wala akong experience sa pagpa-flat deck. Kung meron na lang magda-drive itong truck ko, ita-drive ito, tapos mag-apply ako ng pagpa-flat deck, makakuha lang ako ng experience kahit 6 months. Oh, drive lang, sir! kung mangyayari yun, sino naman kaya guys ang mag-training sa akin kung hindi ko sila magiging kasama. Ayun, at shout out na rin nga pala kay Kila Pinoy Maneho at saka Pinoy Tracker kasi sir, idol. Shout out mo si idol Idol Marco. Message kita minsan nung nasa Fort Macca pero parang busy ka naman ata. Busy si idol. May pagkakataon pa naman siguro. At saka rin may nagpapa shout out si Sabino Dumangas nasa Seven Valley. Boss Marco, si kaibigang Richard, matagal ka na niyang sinusubaybayan sa pag-vlog mo. Kasi alam mo sila talagang, alam mo na,
Lahat naman talaga honestly ng mga nanonood sa mga video vlog ko is nanggaling din sa'yo. So minsan ni kaibigang Richard, naingan nyo po kami sa inyo dahil sa mga vlog nyo, eh nainggit kami kaya gusto rin namin mag-try mag-long haul. yun talaga kaya yung ginagawa niyang sa flat deck din talagang action talaga. Alam ito, lalo na ito, tarping pinaka-action to. Hindi lang talaga natin masyadong makita ngayon ang ano nila kasi gabi na, pero talagang ang trabaho dito hindi rin ganun-ganun kadali. No? Oo, oh, hindi makakadali sir, lalo na pag winter, frozen ang strap mo, frozen ang tarp mo, lahat. Hello, may karagdagan pa ba kayong mensahe? Wala na. Mayayay lang talaga sila kay Richelle Lucano rin to si Pare Al. Nagkataon lang talaga nagkasama kami dito. Ewan ko kung sana makita nyo na masyado yung... Kung hindi nyo makita yung masyado sana yung ano. Sana mapanood natin to, no? Mapanood nyo to, i-upload nyo to. Isasalin ko sa inyo. Shout out na rin sa mag-iira ko dyan sa Fort Mac. Sasawa ko si Jackie. Oo, oh, tsaka yung mga bata mo. Tsaka yung mga anak ko. Yung anak mo, oo. Oh. Pare, mag-shout out ka ba? Okay na, oh, sige. Aso. Ano may karagdagan ka pa ba? Wala na siya. Wala, so. Oo, oh, okay. So, kaya mga kaibigan, at least kahit paano may nakilala ulit tayong mga kaibigan sa trucking, sa industriya, patulad ni kaibigang Richard Ilocano at lang Suna. Huwag na akong sige, sir. Okay na yung laki sa akin. So, idolo ko kayo, sir. Idolo ko. Kaya mga kaibigan, nandito tayo sa loob ng Dennis kasi nag-transport mo nito, which hapunan na rin lang, kaya naman transport na kapalit ko parang kumain. Anong mga order natin mga kaibigan? Ako, burger na lang sa akin, burger. Burger. Ito na lang siguro sa akin. Okay. Yan sa akin. Ano sa'yo? Roaster ki siguro, sir. Ano sa'yo, kaibigan? Yung salmon siguro. Salmon. Hindi. Okay, tawagin na lang natin sa kanila. Sige. Sabihin na lang natin sa kanila. Ayan guys, antayin na lang natin yung order. Makakain. Kaya naman kung kayo ay balak kumain o hindi pa kumakain, sumabay na kayo sa amin mamaya pag andito na yung order para kajamin nyo na kami. Ayan. Ayan guys, naka-order na kami ng pagkain. Andiyan si kaibigan natin si Al, si Allen. Kasi kaibigan natin si Lakay, Richard. Hello po. Ayan. Tignan mo naman yung pagkain namin. Simple lang. Pagkain ng Canadian, pero kahit ganun pa man, sumabay na kayo sa amin kung ano yung kinakain nyo dyan, parang parehas lang kayo isang mesa na to. Hanggang sa muli mga kaibigan, no? Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. May lagdag pa kayo? Para na, okay. Peace up guys! Until then, bye! Lakay, Pinoy Trucker.